Amelo, inaantabayanan natin ano itong magiging anunsyo ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. May kaugnayan sa mga issue patungkol sa mga OFW. Ito ay presidential directive, sabi ni Secretary Roque. Antabayanan natin, maya-maya, kaka. Oo. Medyo. Teka. Ayan na. Lalo just day. Natin. Ah, ito na. Sino to? Na hindi makauwi sa probinsya dahil nagaantay pa ng kanilang PCR COVID-19 results sa mga iba't ibang mga hotel at sa mga barko na lumulutang sa Manila Bay. Inutusan po ngayon ng ating presidente, ang DOLE, OWA at ang DOH na meron lamang silang isang linggo para masiguro na lahat po ng 24,000 na mga OFWs, ating mga kapatid sa Pilipino na nagaantay ng mga resulta ay mapauwi na sa kanilang mga probinsya. Sinabi po ng ating presidente ngayong umaga, mga alauna imedya, na pwede nilang gamitin ang lahat ng resources ng gobyerno at gamitin nila ang lahat ng pamamaraan ng transportasyon, mapabus, mapaeroplano, mapabarko, para mapauwi na itong mga OFWs natin. Nagsabi rin ng ating Pangulo na kinakailangan palakasin na ang PCR testing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, hindi lamang dito sa Metro Manila, nang sa ganon, po pwede nang umuwi diretso sa kanilang mga probinsyang OFWs at doon na sila magpakuha ng PCR COVID-19 test. Hindi katanggap-tanggap sa ating presidente na matapos maglingkod para sa ating bayan bilang mga OFWs na napahiwalay sa kanilang mga pamilya, nalungkot at nahirapan sa ibang bayan, ngayon, lalo pang mahihirapan habang nagaantay ng kanilang mga COVID-19 results. Sang-ayon ang presidente na kinakailangan lahat ng ating mga magagawa ay sumailalim sa COVID-19 results, pero ang sabi niya, hindi katanggap-tanggap na napakatagal ng proseso bago sila makauwi. So, inaasahan po natin na magkakaroon naman po ng implementasyon ang ating mga ahensya ng gobyerno. At itong linggong ito ay inaasahan nga ng presidente na wala na doon sa mga 24,000 na mga OFWs na nag-aantay ng COVID-19 results ay mananatili dito sa Maynila. Ayun, malinaw yun. Nanay Tuesday. Ay kaka, ito na nga ang anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inatasan ang Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health. Binibigyan niya ng isang linggo lang para masiguro na lahat ng 24,000 na mga OFW na nag-aantay ng resulta ng kanilang COVID-19 test ay mapauwi na sa kanilang probinsya. Binigay ang direktibang yan kaninang alauna imedya ng umaga at inatasan ng mga ahensyang ito na lahat ng resources ng gobyerno, lahat ng pamamaraan ng transportasyon, kasama na ang bus, eroplano at barko ay gamitin para mapauwi na ang mga OFW na ito. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Rodrigo Duterte na matapos mawalay sa matagal na panahon sa kanilang pamilya, mga OFW, ay lalo pang nahihirapan niya dahil sa katagalan ng paghihintay para lamang makuha nila itong resulta ng kanilang PCR test. Ang gusto pa rin ng Pangulo ay dapat ngayon pa lang mapalakas na yung PCR testing capacity. Gusto niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, mayroon lang maitatag niyan para yung mga OFW ay diretso na sa kanika nilang probinsya at doon na lamang makuhanan ng PCR test. Ay, tama niya, Nanay Tuesday. Nasa linya natin si OWA Administrator Hans Leo Kaknak. Paano na implement itong directive na ito? Kanina muna sa iyo, kaka, ang inyong kapuso. Tuesday 7 yun, ang GMA Super Radio DCWB. Walang kuhanan. COVID-19 Super Radio DCWB Special Coverage. Nasa linya na po natin, OWA Administrator Hans Leo Kaknak. Administrator, good morning po. Hello. Gandang umaga po sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, napakinggan niyo po ba ng buo yung announcement po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na binibigyan po ng 1 week para mapauwi na po yung mga natingga natin, naka-quarantine na mga OFW po dyan sa ating mga quarantine facility, Administrator? Administrator, hello? Yes po. Kapon po ay nagpulong yung aming task group presided over by General Galvez and Sec. Vince Tizon at napagkaigihan nga na ang transport ay we begin today and target nga ay within 3 days
Para maagapan yung deadline ni Pangulo. Opo. At meron na tayong kalukuyan nasa airport ako ngayon eh. So meron ng mga pagdadala ng mga OFWs dito. Okay. At para sila mahatid sa iba't ibang destinasyon. Opo. Nag-mount ng flight ang kaap and ang kanilang na-mount na flight ay nagpas 3,000 ang mapapauwi ngayong araw na ito. Araw, kaya nagpapasalamat tayo sa kaap, sa DOTR, sa airport na ito. So, patuloy-tuloy na ito until sila ay makauwi. Ano pong aeroplano?